Pagsamo ng bayan mo, viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Mga minamahal ko mga kapatid, sa Ebanghelyo, binuksan ng Panginoong Heso Kristo ang bibig at tenga ng lalaking utal at bingi. Si Heso Kristo ang mukha ng awa ng Diyos. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarahan, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon namin Diyos, sarili ng langit, amang makapangyarihan. Panginoong Heso Kristo, buktong anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulugnot sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lang ang banal, Panginoong Heso Kristo, kasama ng Espiritu sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamta ng kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob, huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakikita at makarinig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay lulundag, aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa gubat ay bubukal ang tubig at ang mga batis dadaloy sa ilang. Ang umuusok sa buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay babalong ang tubig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Ang maaasahan lagi, Panginoon,
panig sa naaapi, ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Binalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas, pinipigil niya. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Walang hanggang hari ang Diyos na puon, nabubuhay lagi ang Diyos mo siyon. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bilang sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Panginoon, huwag kayong magtatangi ng tao. Halimbawa, pumasok sa inyong kapulungan ang isang lalaking nakasingsing ng ginto at nakadamit ng magara, at isa namang dukha na panaysulsi ang damit. Kung asikosihin ninyong mabuti yaong magara ang damit at sabihin sa kanya, dito kayo maupo, at sabihin naman sa dukha, tumayo ka lang diyan o kaya'y sasahig ka na lang maupo. Nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. Tingnan ninyo, mga kapatid, kung minamahal, hinirang ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Paghahari ng Diyos, sakit ay kaniyang ginamot. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos sa haki ng lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal, at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tenga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man,
Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubang ng gilalas at ang wika. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay nasa 23rd linggo sa karaniwang panahon. At kung atin pong babalikan ng kaunti ang atin pong pinagnilayan noong nakalipas na linggo, doon po ay hinarap ni Jesus ang mga Pariseo at Eskriba sa kanilang uri ng pamumuhay na kung saan no, napaka-rigid, doon sa kanilang mga protocol na tinatawag, ang daming bawal, maging yung paghuhugas ng kamay bago kumain na kapag nakaligtaan ay ituturing kang marumi. So marami silang mga tradisyon na ipinapatupad na itinuturing na nagpaparumi sa tao. Pero ipiniliwanag ni Jesus na hindi ang pumapasok no, sa loob ng taong nagpaparumi sa Kanya, kundi ang lumalabas sa Kanya, yung nanggagaling sa Kanya. At ang sabi pa, no, kaya kailangan nating suriin, bantayan ang nilalaman ng ating puso dahil diyan nagmumula ang mga masasamang gawain, mga kahalayan, pakikiapid, pagnanakaw, at kung ano-ano pa no, na siyang nagpaparumi sa tao. Ngayon naman, sa ating pong ebanghelyo, narinig natin ang kwento ng pagpapagaling ni Jesus sa isang bingi na dinala ng mga tao kay Jesus para ipakiusap na ipatong ang kanyang kamay para gumaling yung kanilang kaibigan o kaanak, isang bingi. So iniisip ko po, itong binging ito, wala itong naririnig tungkol kay Jesus. Yung mga tao sa paligid niya, yun ang nakakarinig na pwedeng mapagaling nila itong binging ito o mapagaling ni Jesus ang binging ito. Kaya dinala ito. Pero naano ko lang po, no? Pinagninilayan ko lang. Kasi nga, bingi. May kakilala ba kayong bingi? Di ba pag ang isang bingi, hindi rin ito makakapagsalita. Kasi yung nare-register, nare-record na pumapasok sa tenga, yun yung nailalabas sa bibig. Yun yung nasasabi. Kaya nga very crucial eh. Ano ang mga napapakinggan, mga unang salitang mga napapakinggan natin? Pagmulat pa lang na mata, ano ang naririnig natin? Kaya nga ngayon, bakit tayo nagtataka? Ang mga bata, no, ano ang madalas na nasasabi? Dati, masasabi niyan, papa, mama. Ngayon, hindi na eh. Maririnig mo sa mga bata na unang natututunan nila ay pagmumura. Dahil minsan, mga magulang, habang inaalagaan ng anak, no, habang nagpapadede ang nanay, ay nagmumurahan yung magulang. So ano ang unang mga salitang natutunan ng bata? Eh di pagmumura. So mahalaga po kung ano ang ating napapakinggan, maging ang pinakikinggan natin. Kasi tayo, meron tayong selective hearing o listening. At yung mga tao po na bingi, utal, bulag, ito yung mga taong tinuturing natin ngayon na tawag ay PWD, Persons with Disabilities. Ito yung mga nasa mababang laylaya ng ating lipunan. Pero ngayon, kung dati kawawang-kawawa sila dahil nga wala silang ibang aasahan kundi ang mga taong sa paligid nila normal. Nakakapagsalita, nakakakita, nakakakilos. Pero ngayon, para bang pag, alam niyo, pag tinagmamasdan natin, parang mas may silbi, may mas silbi pa ang mga PWD kesa sa mga normal. Sa tingin niyo po. Kasi yung mga normal, tatamad.
yung mga PWD, kasisipag. Yung mga normal, pag nagtatrabaho, reklamo ng reklamo. At least yung PWD, hindi natin naririnig na reklamo. Pero maganda po itong pagnilayan natin. No? Inilayo ni Jesus yung bulag, ay yung bingi. Kasi nga, pag bingi, hindi rin ito makakapagsalita ng malinaw. So inilayo muna mula doon sa crowd, mula doon sa mga tao na kapaligid, mga chismosa at kung ano-ano pa. No? Dahil nga magiging napakahalaga ng unang salitang maririnig nung bingi. Kaya inilayo, inawakan sa tenga, dinuraan, no? At nagsalita, sinabi yung salita na yung magic word, Ephata, mabuksan. Sino ang unang taong narinig ng bingi na at maging yung mga salita? Si Jesus. Si Jesus na nag-utos din at nagsabing mabuksan. Kaya ang tenga niya, nabuksan. Maging ang mga dila niya, nabuksan din para makapagsalita. Kaya, nawa, ito sa linggong ito, patuloy natin mapagnilayan na hanap tayo ng hanap ng solusyon dito sa pandemyang ito. Nakakailang paulit-ulit tayo. Pero bakit hindi nagiging effective? Pero balikan natin yung ang susi ay yung salitang sinasabi ni Jesus na Ephata, mabuksan. Buksan natin ang ating mga tenga sa ibang mga suhestyon. Buksan natin ang ating mga tenga sa mga mas eksperto na nakakaalam kung paano ito masusolusyonan. Huwag tayong magbingi-bingihan. At ang problema nga natin, no, umaabot tayo sa punto na bakit natin pakikinggan yan? Hindi natin kapartido, hindi natin kaalyansa, hindi sila. Kaya dapat tayo lang, wala tayong ibang pakikinggan. Kaya sarado na ang ating mga tenga sa ibang mga mas nakakaalam. Kaya ano nangyayari? Imbis na mapabuti, away dito, away doon, palitan ng kung ano-ano mga siraan sa buhay. Wala tayong napupuntahan. Ephata, mabuksan. Isang napakalaking kasalanan yung narinig mo kung ano ang katotohanan pero ang lumalabas sa bibig natin, kasinungalingan. Isang napakalaking kasalanan natin yung may naririnig tayo na mali pero nananahimik tayo. Meron po tayong moral obligation na tinatawag. Dito po sa Quiapo, minsan, pagpasensya niyo na kung medyo hindi ko mapigilan din no, na magsalita para maiparating din. Kasi, siyempre, ang higit na inaalala natin, yung tinatawag ng lipunan na mahihirap. Kanina pong umaga, mayroong nakikiusap, no, isang bulag. Bulag po, no? Bagamat hindi kasama sa gospel kasi bingi at utal, pero yung bulag, ang trabaho ng ang gawain ng bulag, magmasahe. So paano sila ngayon mabubuhay? Wala silang ibang trabaho kundi yung magterapi o magmasahe. Pero pinaalis daw sila sa pwesto. So nakikiusap kung pwede dito sa gilid ng simbahan. Sabi ko, okay lang naman. Kung gusto niya dyan, okay lang. Kaya lang, pag pinaalis kayo ng pulis, paalisin kayo ng pulis kasi wala namang kaming kapangyarihan para magbigay ng
ng sulat na, siya, huwag paalisin dyan. Kasi hindi naman namin saklaw ang labas ng simbahan. Pero ganun pa man po, no? Sa atin pong lahat na nakikinig ngayon, napakabuti ng Diyos. Sabi nga po sa Ebanghel, anong buti ng lahat ng ginawa ng Diyos. At tayo po na mayroong kapasidad, tayo po na mayroong, tayo na malakas pa, maayos pa, ang panawagan sa atin ni Propeta Isaías, ipahayag natin, lalo tigit sa mga pinanghihinaan ng loob, kapit lang. Huwag kayong matakot, lakasan mo ang iyong loob, darating ang Panginoon, ililigtas tayo sa mga kaaway, sa mga may gawa ng virus na ito, sa mga sakit, sa mga nagpapahirap. Panghawakan po natin yan. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. At nawa, yung panawagan ni Apostol Santiago, masigit na unahin natin ang kapakanan ng mga may hirap. Hindi po ito anti, no, pro or anti sa mayayaman. Sa mga mayayaman, kaya nyo na yan. Kaya nyong mabuhay. Kahit 3 buwan kayong hindi lumabas ng bahay, mabubuhay kayo. Pero marami tayong mga kababayan na may hirap, isang araw lang hindi lumabas, hindi na makakakain. At ang sabi ni San Pablo, no, ito yung panawagan niya na mas intindihin natin yung pangangailangan ng mga mahihirap. Huwag natin silang bastang husgahan kung bakit matigas ang ulo na labas ng labas kasi kailangan nilang makahanap ng pagkain na dapat pinoprovide, no, natin sa kanila. So, huwag tayong mas maging PWD sa mga taong merong mga impediment talaga. Tayo po ay pinagpala ng Diyos, hindi para sa sarili lang natin. At nawa tayo ay mas magsilbing mga tenga at bibig na mga nahihirapan sa buhay. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, dumulog tayo ng kagalingan sa mapagpagaling na kamay ng Diyos. Buksan nawa niya ang ating puso at isipan upang sa ating paggaling, magsilbi rin tayong kagalingan para sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Dalangin natin, Ama namin, hilumin mo kami. Ama namin, hilumin mo kami. Magsilbi nawang instrumento ng pagpapagaling ang mga pinuno ng ating simbahan sa pamamagitan ng mga mabuting gawang makapagmumulat sa pagkabulag ng mundo. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Buksan nawa ng mga pinuno ng ating pamahalaan ang kanilang puso't isipan upang mabigyang pansin ang mga mahihirap. Gayon din ang panaghoy ng inang kalikasan. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Maging bukas nawa ang puso ng bawat Kristiyano na lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal
upang makasumpong ng paggaling at kapatawaran. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Maramdaman nawa ng mga taong nagdurusa, hatid ng salot na hatid ng COVID-19, ang kagalingan at pagliligtas ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Salubungin nawa ng mga anghel at lahat ng mga banal ang mga kapatid nating yumao sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya, ganun din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa oras sa ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas sa katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming maialay. At naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayoy ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamang at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, inasalamatan ka niya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama na, Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin rin. Magbigahan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Jesus, hilumin mo aking sugat ng puso ng aking mahango kapwa ko kasi Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Nawa po ay sama-sama natin iparating ang ating panawagan sa kahalagahan ng Misa, yung kayo po ay makapasok ng simbahan. Kaya sa IATF, nawa ay huwag po kayong matakot sa simbahan. Handa po ang simbahan at ligtas po sa simbahan kung papapasukin ninyo ang mga tao kaysa sa labas. So sana sa atin po, iparating natin itong pangangailangan natin espiritual na tanging ang simbahan, tanging ang Diyos ang makakapagbigay nito sa atin. Lalo tigit, marami po ang may sakit, pamilya sa loob ng tahanan, nagkakahawaan. So kailangan po natin silang tulungan at ipagdasal natin ng mga nanunungkulan na mabuksan ang kanilang mga tenga at no, sa mga pangangailangan higit ninuman no, ng bayan ng mga may hirap nating kababayan. So sana po pagdasal natin para sa mga susunod na araw, yung mga hakbangin nila, mga lockdown, granular o kung ano paman, nawa sila po ay gabayan ng Poong Jesus Nazareno. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan
Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang kanilang mga imahin at dasalan sa kanilang mga tahanan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga kapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Maestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Maestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Maestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Maestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.